got energy na bang lahat? Lagi, lagi! Cheers, miss! Nabaklita! Same, same, pero iba! Kay patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Ang tawag mong sabihin, radyo! Sabihin mo! Ano sasabihin? Energy! Yun! At hindi ang cellphone na magsasalita. May baklang na taranta. May baklang na taranta dahil biglang may nagsalita sa telepon. May babaitang biglang nagsasalita at hindi si Lindsay Muayon. O, di ba? Well, anyway. O, di ba? Siyempre, sarat pa rin po ng mga kabubukas pa lamang ng bangka, kanilang mga radyo. Kayo ya patuloy pa rin pong nakatutok. At siyempre, pag alas 11 na, chismisan time na. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At ito na ang Baklitas! Woo! Woo! O, di ba? Hello po sa mga taga. Ayan, Suki Market dyan sa May Dapitan. Hello po sa inyong lahat. Yesterday, Maria. In fairness, namamayagpag na gumagapang na ang Dapitan papuntang Espanya ang Baklitas. In fairness, hello po sa inyo. Mare, sa pamilihang bayan ng Binyan, Mare, dyan sa May Laguna, pinapakinggan din tayo. Ay, hello po sa inyong lahat. Malinaw tayong napapakinggan dyan, Mare. Binyan, Laguna. Oo, sana makarating din masarap tayo. Masarap dyan yung Puto Binyan na tinatawag. Ay, hindi ko pa natitikman. Ay, talaga. Taga-Binyan. Ano lagi? Oy! Ano yun? Hindi lagi dala yun yung Tita Nelson. Oo, talaga. Oo, kasi taga Laguna na yun si Tita na. Tsaka alam din ni Chico yan kasi si Chico, di ba, parang malapit na rin sa... Mm-mm. Malapit sa Laguna, di ba? Laguna na pala. Yun. Nang bongga. Kaya alam nila kagad, pag sinabi yung Puto Binyan, yun yung masarap na puto. Oo, diba? Walang duda. Ay, nako. Naasawa ni... Eto na. Kamutikan. Diba? Buti alert, alert, alert. Mag-alert ah. Hindi yan bayad, Ma'am Lita. Para maging alert na ang bakla. O, di ba? Ano, nakakaloka. Ay, ano na, anyways, chika? Ako, eto na, Mare. Trending ngayon na naman ang showtime sa social media. Dahil matapos magkaroon ng round 1. Ma-round 1 na nina Meme Vice at Ayon Perez dahil sa MTRCB. Mukhang magra-round 2 daw ang showtime naman. Dahil kay Kim Chu. Ano na Kim Chu? Nakakaloka. Trending ngayon at kalat na kalat dahil nga mukhang may nabitawan na namang salita si Kim Chu na hindi na kanya nga, hindi naman niya sinasadya, Mare. Dahil sa portion ng tawag ng tanghalan. Ay, gusto niya sigurong, alam mo yun, na papurihin or papurihan yung contestant na magaling kumanta. Eh sa sobra sigurong pagka-excite niya ay nabanggit niya ang isang katagang vibrator sa boses ng tao. Na parang tipong ano. Kumbaga parang yun nga, na biglang nag-iba ang mukha ni Bong Navarro at bigla siyang sinalo ni Chang Ami. Yun ang kalat na kalat. Na bigla na lang nilang sinabi na tipong ay vibration o kaya vibrato yung vibrato gusto sa akin, di ba? Kapag singer ka. Hindi naman daw sana mahahalata, Day. Oh. Kaya lang bigla niya kasing binawi. Nung pagkakabanggit niya na, kuya, ang galing-galing ng vibrator mo. Parang tipong ganon. Tapos, ay, vibration. Ganon. Doon napansin na ng netizen at inulit-ulit. Kaya daw, parang sabi naman ng ibang mga netizen na naman na nakatutok na parang tipong, ha? Akma na naman ba ito? At lalo pat may mga bagets na namang nanonood, di ba? Mare, nakakaloka dito. Eh di ba nababash dati si Kim Chu dahil nagfe-feeling singer siya? Ngayon lalo napatunay na hindi talaga siya singer. Dahil ultimo vibrato, hindi niya alam. Yun yung word. Kaya medyo napansin lang lalo kasi na-focus kay Bong Navarro, na-focus kay Chang Ami, na bigla nilang sinalo si Kim Chu. Na para ba ngayon na naman ng mga netizen ay tinatawagan na naman
naman ang pansin ng MTRCB na parang akma po ba ito? Na parang tipong ano, na akma po ba ito sa mga manunood, yung salitang gano'n. Pero sabi naman ng ilan, Mami, yung vibrator itself kasi, kung hindi mo kung ikaw ay walang alam sa kung anong kamunduhan, hindi mo iisipin na pang naughty yun eh, yung vibrator. Diba? Kasi kung vibrator itself, Mare, iisipin mo lang din yan. Vibrate. Pang-vibrate, pwedeng pang-massage na nagba-vibrate, di ba? Or anything na machine na nagba-vibrate. Even our cellphones, di ba, pwede nating tawaging vibrator kasi nagba-vibrate. Correct, di ba? Yung mga ganong aspeto. Pero kung bibigyan daw ng ibang pakahulugan, tulad na lang daw ng mga tao na naman na nag-isip na naman ng kung ano, dahil naglaro na naman daw ang kanilang malilikot na isipan, ay hindi talaga akma yung nabanggit ni Kim Chu on live television. Pangiliti. Diba? Na pangyanig. Bakit hindi na lang kasi sa cupcake nagtoon? Pangyanig ng sangkatauhan. Kasi mukha ang namang... vibrator. Paano ba itsura? Hoy! Ganun yun eh. Di ba may Pero yun nga, Mare. Kaya nga daw ngayon, super trending si Kim Chu. Hindi ba nga daw natatapos ang usapin dahil sa cake ni Meme Vice at Ayon Perez, eto naman, may vibrator na nadagdag na naman. So ano na daw ang plano ng buong Showtime host? Ikaw na ang vibrator. Patuloy sa... ng ano? Patuloy na bang tuluyang isara ang kanilang programa? Na sa sunod-sunod na namang violation. Vibrator sa ibabaw ng cupcake niya. Eh, di nila pirot yung cupcake. Malalagyan mo ng ano yon? Malalapirot yon. Mayayinig yung buong cupcake. Ano? Diba? Pag ang cake ba gan, ay napaka-soft nung cake. Lalagyan mo ng ganong klase. Hindi mukha nang nilupak yun. Pero... Ikinalat na. Oo, di ba? Talagang para nang itsurang yun, sinambulat na cupcake, di ba? Paano ba yung vibrato? Pero, yung gano'n, no? Ang pag-ibig. Yun ang vibrato. SpongeBob! Yun yung vibrato na tinatawag. Kaya din ang tunog kapag gumamit ka ng vibrato. Pero yun na nga, Mare. Kaya yun ang sinasabi ng mga otawness na yun nga kasi may mga nagpapakalat na naman tapos parang binibigyan ng pakahulugan at mukha na naman yatang hindi ito makakaligtas sa mata ni Chairman Lala Soto. Diba? Lalo pat ngayon medyo meron pa silang ongoing case dahil nga syempre na penalized. Hindi pa rin diba? Ba na tama yun, ba? Matatapos? Penalized yung word, diba? Na penalized, ibig sabihin na parusahan. Oo, diba? Sis, eto na naman. Meron na naman. Ano ba naman, Showtime host? Mag-ingat naman kayo sa mga pinagdadadaldal nyo. Oo, ayaw namin kayo mawala sa ere. Masyado kayong maligalig. Diba? Na nakakaloka. Hindi kasi minsan, diba? Alam naman natin kapag ang Showtime host, diba? Lagi pa nag-host sila. It's playtime. Siguro kaya kailangan minsan... na nila mag-seminar, Mare. Kung ano yung mga hindi dapat banggitin. Kailangan na mag-seryoso. Oo. Diba? Na nakakaloka. Hindi yung pati... Hindi, diba? Hindi, kasi nung nakaraan din, diba? Yung mga nakalipas din ng mga episodes, nakalkal na naman. Yung tungkol kay Ann Curtis. Dati. Yung ano, yung palakang bukid. Diba? Yun yung... Buti na bawi ni Ann Curtis ka at hindi niya na ituloy. At hindi na natin diba? Mabanggitin kung ano yun. Oo, kasi parang tipong ang nabanggit niya yata is the B. Oo, P. Kaya tawang-tawa sila doon. Pero hindi naman na ituloy ni Ann Curtis. So parang tipong tumalikod na may mga eksena kasing mga ganong aspeto. Pero eto kasi daw, nabanggit, nabigkas mismo. Ni bawal lumabas. Kasi may vibrato sa labas. Paano? Well, di ba ano yung mababa? Ganun. Yung pinakamataas, Mare. Hindi, di ba? Kasi may mga points. Ganun.
pag sobrang na talagang bilis ng vibration. Ay nako, kasi ano mamumunta to ngayon? Ano facial expression na kumanta na mataas? Ganon. Pero yun na nga. Pero yun na nga. Kung ito'y, alam mo yun, papansinin nga ba? Alam mo yun, or muli na namang, alam mo yun, na tatanggapin ng MTRCB ang panawagan ng mga taong laging nagbibigay na lang ng mali siya sa lahat ng gagawin ng showtime. Sama-sama natin pakatutukan yan sa mga susunod na araw. Pero ngayon kasi, kalat na kalat siya on social media at hinahype mismo yung word itself na pagkakabigkas ni Kim Chu na sana, di ba, bigyan nyo naman sa ng ibang aspeto na hindi naman din sa bastos na paraan eh. Dahil ang pinag-uusapan that portion is yung ganda ng boses. Nagkamali lang siguro sa pagbigkas ng salita. Mm-mm. At hindi naman niya minimina, alam mo yun, mambastos o maging bastos, di ba? Yung mga nag-isip na lang at yung nagpakalat at yung nag-edit ng video na in-upload sa social media na pinaulit-ulit yung vibrator, o di ba, na nakakaloka. Yun yung mali. Yun na yung medyo may mali siya na, di ba? Oo, Mare. Ah! O, di ba? Ah! Sa'yo yung facial expression. Ah! O, di ba? Anyways, di ba? Kung mabibigyan nga ba ulit sila ng sanction, ako, yan na sama-sama natin pakatutukan sa mga susunod na araw. Well, in the meantime, yan po muna ang ating unang chika for today's video. Yes. Sa aming pagbabalik, mukha na naman yatang may kinalaman sa MTRCB ito. At hindi vibration naman ito, Mare. Oo. Kung ano man yan, sama-sama natin yan pakatutukan. Muli po ako si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At kami pa rin ang Baklitas. Woo! Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo. Sabihin mo!